Welcome to Magalawa Island. Magalawa Island is located in Palauig Zambales, a travel destination that has everything almost perfect. Beautiful sand and crystal water, which are very ideal for beach bumming. Relaxing wooden board benches and expansive camping grounds with picnic tables under shady trees. Calm ambiance soothed by the cool breeze that blows from the West Philippine Sea. The island boasts creamy white sand beaches, towering coconut trees, rich marine life, and sea corals perfect for snorkeling and diving. Unlike other beaches, Magalawa Island has a calm and quiet environment, a zen place away from the noisy and the stressful atmosphere of the metro. If you are looking for a not too crowded and new destination in Zambales, check out Magalawa Island. Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Zed and for today's gala, nandito tayo sa Magalawa Island. Yan guys. So before anything else, magpapasalamat uli ako sa inyong lahat sa pag-support ng channel na to kasi 5,000 subscribers na tayo guys. Yeah! Sa mga first time na makapanood ng videos ko, so my videos or yeah, my videos are all about travels. So, papakita ko sa inyo yung as detailed as possible ng mga travel videos ko. So, if you're new to my channel, please do not forget to support. Click on the subscribe button. Click the notification bell so you will be updated to my latest videos. So, joiner tour lang to guys. Ipapakita ko sa inyo yung details ng tour na to. Ito. And then, nasa description din ng video na to. So, without further ado, let's get started! Okay guys, so nandito kami sa KFC dito sa may Shopwise sa Araneta. So dito yung pickup namin, tapos galing yung van sa MOA. So inaantay namin na yung van, malapit na siya. Okay guys, so dito na kami, sasakay na. Morning, so nandito kami sa may iba Zambales na. So 4:30 na ngayon and magbe-breakfast daw muna tayo. Kain! Yan mga kasama ko. Ting ng order. Good morning guys! So nandito na kami sa Armada Parking. So nandito tayo sa Palauig Zambales at dito tayo sasakay ng boat. 6 AM na ngayon, so inabot kami ng 4, almost 5 hours sa biyahe. Ito yung parking guys nila. May mga nauna na sa amin pala. Ang aga nila o kahapon pa to. Yan. Medyo maliit lang yung parking nila. Tapos yung port nila nandiyan daw. Let's go. So may nag-aantay na sa amin daw. Dito daw eh. Antayin siguro natin yung boat. Saan pa pwede natin? Ingat ka eh. Galing sa'yo. Okay, so ito yung port ng Armada. Awaiting din sila. Ayan guys, so ito yung kanilang port. Wow, ang ganda ng sunrise guys.
So nandito na yung bangka natin, guys. So nandito na tayo. So 10 minutes lang pala yung biyahe ng bangka. Sobrang eksi lang. And registration muna tayo for the Neko tourism. Tayo. Yan dyan, yung madilim na part po. May mga sea urchins po dyan. Mas maganda po kung di na tayo aabot. Pero kung aabot po tayo, tignan na lang sa dagat po. Ito hindi po natin maiiwasan na may jellyfish or kaya stonefish po. In case po na maka-encounter tayo, ganun punta po tayo dito sa may store po dyan na may sawali. Dito po sa likod dito. Para ma-first aid po. Pero mama, tapos po bawal po tayo mag-night swimming kasi wala po tayong bantay at saka po hindi na po visible sa mata natin yung dagat. Yung diligo at sa dagat. At saka bawal po tayo mag-bonfire kasi under po tayo ng protected area. Yung boundary po natin dun po sa left side sa may harapan po ay banda doon po. Sa may canteen po, bawal na po tayong lalagpas doon kasi kabilang resort na. Sorry. Ano lang siya sa tabi ko doon? Oh, bawal ka mag-swimming. Okay, wala sinabing bawal ito. Okay guys, so bawal daw mag-overnight dito kasi wala silang lifeguard and bawal din mag-bonfire. Iniwan na tayo ng mga kasama natin. Ayan, may pa-breakfast sila. Breakfast, breakfast! Sarap naman yung food nila. Aircon villa. Oh, may mga aircon. Yung mga aircon dito starts at 4,000. Tent din. Tent ata dito yung 600. Pero pitching is 200. Yun yung nabasa ko. May mga dogs talaga. So pet friendly dito. So pet friendly, kids friendly, ano pa? May internet, yun. Daming tent. Very nice, perfect yung pa, ano, camping out. True. Okay guys, so nakapag-settle na tayo ng mga gamit. Mag-island tour na tayo. So, yung kasama ng tour na to is yung mesa at upuan lang. Ito, dami namin gamit. Yan. Tapos nag-add kami ng tent, dalawa. So, 200 ang pitching ng tent. Ayan. Dala yan ng, sa tour. Pero kami magbabayad ng pitching na 200 pesos. And then, meron sila ditong sariling kubo, tent, pag wala kayong dalang tent. So, 600 yung rent ng tent dito. And may kasama na raw siyang banig, tsaka unan. Yun. And then, dito naman tayo sa may mga ibang accommodation nila. Ayan. Oh, may another dog dito. So, ito is open cottage. Small lang naman to. Ang price nito is magkano nga to? 500 pesos. And then, etong mga kubo na to, good for 2 to 3. 2,000 pesos. 2,000 pesos to guys. May bukas ba? Para silipin sana natin. Yan, 2 to 3 yan.
packs, tatlo. So walang kasamang CR yan, common CR. 2,000. May open cottage din doon, small. Tapos yung sandbar nila is nandoon. Mamaya pasyalan natin. And then ito yung fan room. O may fan din yung kubo. Pero ito medyo malaking fan room. 3,000 pesos naman to. Tingnan nga natin. Ayan, 3,000 pesos. Good for ilang, ano ba to? Wait lang. Good for 3 to 5 pala to. Ayan. Ayan, solo. Fan room din to. And then, ito, fan room with own CR, 3,500. 4 to 6 packs naman yun. Taken siya. So, may mga CR yan, guys. Dalawang folding, dalawang double deck fan room villa with CR. 3,500. Tapos, ito yung aircon room starts at 4,000. 3 to 6 yung ano, yung kanilang fee. Then, yung pa dito guys, na mga rooms. So, bali, yung mga air conditioned room nila, pag good for 3 to 6 packs, 4,000. And then, 5,000 naman, yung 7 to 11. And yung 12 to 15 packs is 7,000. Silipin sana natin, kaya lang occupied lahat, nakakahiya naman. And then ano to, asa may-ari, silipin natin ang kanilang restaurant, hotel restaurant guys. Yan, paano lang po. Okay. Mukhang may kumain kagagaling lang. Tapos so order po sila dito, no? Or nakaano po yung sila package? Ah, naka-package. Ito yung mga naka-package. Okay. Mga magkano naman po yung package? 300 per head. Tapos may pagpipilian bang mga ulam? Wala po. Ano lang po yung available for the day. Okay. Ayun. So may mga package-package pala sila dito, 350, pero depende sa menu for the day. Yan. May CR naman itong restaurant nila. Of course, sa mga tao may gusto makita yung mga CR. Ayan. Ayan ang kanilang CR. Woman. Men. Ayan. Dalawa sa lalaki. Okay. Thank you. So dito tayo galing kanina after sa bangka, dito muna para sa orientation and registration. Yan. Okay. So naman tayo sa kabila. Tapos later mag ano tayo, mag snorkel, 250 per head dun tayo sa snorkel area sa malalim-lalim. Ayan yung beach nila guys. Tapos dun daw may mga starfish, puntahan natin later. Ikutin muna natin yung ibang facility nila. Ayan. Ah, may mga restaurant pa dito. Restaurant ba to? Ah, hindi. Ito yung kanilang public CR for female. Yan.
And then, sa kabilang side is male naman, silipin natin. Okay, may last to shower. Uno. Okay. So, ganito yung itsura ng shower room nila. Ay, hindi pala shower room kasi walang shower. Tabo lang. Tapos, pwedeng mag-ihaw dito. Ito yung public grilling station. Parang may CR pa dito. Pero parang ihian lang siguro to. Tingnan natin. Yeah, iihi ka lang dyan. Pwede naman. Oh guys, may model dito. Ayan siya. Ang puti-puti niya. Maliit lang yung side ng armada. Yun yung mga open cottage na iba. Tapos, we are close. Oh, ito din yung mga kainan nila. Tingnan natin. Meron sila ditong ito mga menu nila. Mga silog-silog, 150, 180 pricing. Okay. Ah, may kayak pala dito. 350 pesos ang per hour. Sa snorkel kanina, 1 hour, 250 pesos. Okay, so ito na yung sa ibang resort. Anong resort to? Ito ata yung Ruiz. Okay, so nandito na tayo sa beach front ng Armada. Oh, ayan. So guys, kung ano yung nakikita, no? Yo, yan talaga yan. Hindi tayo nag-e-edit ng video. Hindi natin kailangan pagandahin, di ba? Kung ano yung nakikita, yan talaga. Okay, so medyo I'm not sure, pero dun sa picture kasi sobrang haba ng sandbar, pero ngayon ang iksi lang, baka dahil high tide pa. Ayan, Armada Resort. Ingat tayo guys, kasi sabi nila dun sa may mga grass area, may mga sea urchin daw. Armada Boat Resort. Love boat pala yan. La Boat Resort, magkano kaya yan? Exclusive pala yan eh. Strong current. So bawal daw maligo dito sa pinakabungad. Ayan. Yung salubong yung so ito na, ito yung sinasabi doon sa warning. Dito yung salubong.
So bawal maligo dyan kasi sobrang lakas daw ng current dyan. Pagbabalya-balyahin ka dyan. Yan, ito yung pinaka sandbar nila. Tapos ito yung sa may starfish. Puti na mukha ko. Pero guys, mag-snorkel na tayo. 1 hour for 250 pesos. So sasakay tayo ng balsa. Pupunta tayo dun sa gitna. Ito. And then pupunta tayo dun. Guys, so lunch time, nandito na po yung food natin. Yan. Beto Ricados. Yes. Yum. Okay, dasal ulit. Ayun na. Oh. We'll be right back.
That's it for today, guys. Thank you for watching this video. Keep safe and enjoy your travel.